Ang ayaw sa lahat ni Rowan ay hindi pinaghahandaan ang mga bagay-bagay. Gusto niya, lahat ay planado at plansyado na. Ganoon siyang klaseng tao na kahit napakalayo pa, kompleto na niya ang mga dapat nilang gawin ng kasintahang si Esther para sa kasal nila sa susunod na 2 taon. So, anong gusto mo? Eto ba o eto? Tanong ni Rowan kay Esther habang ipinapakita ang mga design ng bahay na pinapagawa niya. Natatawang tiningnan naman ni Esther ang pinapakita niya. Hindi ba masyado pang maaga para sa ganito, Rowan? No. Right time lang tayo. Hindi naman mabilis magpagawa ng bahay, Esther. Kaya ayos lang. Sakto lang yan sa kasal natin. Pero 2 taon pa bago ang kasal natin. Alam ko. Kaya mas mabuting mapasimulan natin ang bahay para makalipat na agad tayo pagkatapos ng kasal. Also, please, asikasuhin mo na ang pagpapatahi ng wedding gown mo. Hindi ka naman masyadong excited para sa kasal natin, no? Nakangising asar nito sa kanya. Sinuklian naman niya ng ngisi nito bago yumuko para patakan ng halik ang noo ng kasintahan. Excited na mahal. Kung pwede nga lang ang magpakasal tayo bukas, gagawin ko na eh. Hindi pa natin pwedeng gawin yun, Rowan. Kakakasal pa lang ng Kuya Alejandro mo. Alam ko. At kung alam ko din na may balak pa palang mag-asawa ang Kuya Aled, ay sana'y inunahan ko na siya. Aniya, matagal na silang magkasintahan ni Esther. High school pa lang, sila'y magkasintahan na. At ngayong parehas na silang nasa 24 edad at handa nang lumagay sa tahimik ay saka naman naisipan ang pangalan ng kapatid na magpakasal. Dahilan para abutin pa ng 2 taon bago matuloy ang sa kanila ni Esther. Ayos na rin yun. Para may pagkakataon pa tayo na pag-isipang mabuti ang tungkol sa kasal natin. Paano pag-iisipan? Bakit? May plano ka pa bang magbagong isip? Natawa ito. Wala, Rowan. Ang sinasabi ko ay mahaba pang panahon natin para pag-isipang mabuti kung ano bang gusto nating mangyari sa kasal natin. Wala akong ibang ibig sabihin doon. Masungit niyang reaksyon. Natawa naman lalo si Esther bago yumakap sa kanya. Totoo nga, mahal. Sa tingin mo ba'y magbabago pang isip ko tungkol sa ating dalawa? Wala na akong ibang gustong gawin sa natitirang mga araw ng buhay ko, kundi ang mahalin ka, mahal. Ikaw lang talaga at wala nang makakapalit pa sa'yo sa puso ko. Wala rin makakapalit sa'yo. Nag-iisa ka lang sa puso't buhay ko. Sagot naman niya bago muling pinataka ng halik ang noon nito. Mahal na mahal kita. Dagdag niya pa habang haplos-haplos ang pisngi ng nobya. Mahal na mahal din kita, Rowan. Sagot naman ni Esther bago nito inabot ang kanyang labi. Hindi naman siya naging madamot at agad niyang sinuklian ang halik nito. Malumanay lang iyon tulad ng gusto ni Esther. Hindi na talaga ako makapaghintay na pakasalan ka. Bulong niya bago buhatin si Esther at dalhin sa kanyang kama. Hindi na rin ako makapaghintay. Sagot naman ito habang pinanood siyang magtanggal ng damit. Ang tagal ng 2 taon. Aniya pa bago muling dinaluhan at paulan na ng magaan na halik. Ang tagal niya? Sagot naman ni Esther na lalo lang nagpasabik sa kanya. Ngunit kahit anong sabik niya ay nanatili siyang marahan sa dalaga. Hindi kasi nito gusto ang marahas at agresibong kilos pag ginagawa niya iyon. At dahil mahal na mahal niya ito, ay handa siyang gawin ng lahat para rito. Para sa kanya ay isang magandang bulaklak si Esther sa gitna ng mga matinik na rosas, na iiba at kakaiba. At handa siyang ialing lahat ng mga araw niya sa mundo para lamang makasama ito sa panghabang buhay. Ngunit masyadong malupit ang tadhana para sa kanya. Dahil kung ano pang pinakaiingatan niya, kung sino pang pinakamamahal niya, iyon pang inalis sa kanya. Rowan, anak! Nag-aalala na sa lubong sa kanya ng kanyang mama nang makauwi siya sa mansyon galing sa pag-check ng mga alaga nilang hayop. May nangyari ho ba, mama? Tanong naman ni Rowan. Anak, magmadali ka. Pumunta ka sa mansyon ng mga De La Riva. De La Riva? Ano hong nangyari? Anak, si Esther. Sagot ng kanyang mama na agad na ikinakaba niya. Anong nangyari? Mabuti pa't puntahan mo na, anak. Hindi pa namin alam ang buong detalye ng nangyari. Nasabihan lang kami na may aksidente sa bayan at ang mga De La Riva ang biktima. Nagmadali naman siyang kumilos at agad na sumakay sa kanyang 4x4. Pinaharurot niya iyon
hanggang sa marating niya ang mansyon ng mga De La Riva. Senyorito! Mangiyak-ngiyak na sulubong sa kanya ng isa sa mga kasambahay ng mga De La Riva. Ano nangyari? Nasaan si Esther? Pasensya na po, senyorito. Sagot lang nito. Manang, nasaan si Esther? Ruan iho, huminahon ka muna. Ani naman ni Manang Suleng, ang tagapag-alaga ni Esther. Paano ho ako kakalma kung hindi niyo masagot ang tanong ko? Sabihin niyo lang naman kung nasaan si Esther, Manang. Naiyak naman lalo ang dalawang matanda. Wala na siya, Ruan. Paano wala? Patay na siya, iho. Inambos ang sinasakyan ng pamilya kaninang umaga. At siya ang pinakalapuruhan sa insidente. Hindi. Hindi ho yan totoo. Ilabas niyo siya. Umiiling na saad naman niya. Tinakbo pa niya paakit ang silid ng dalawa habang tinatawag ang pangalan nito. Ruan, wala siya rito. Nasa morgue ng mga labi ng alaga ko. Habol sa kanya ni Manang Suleng. Ano naman ang gagawin ni Esa sa morgue, Manang? Galit lalo na baling niya sa matanda. Ruan, nagsasabi kami ng totoo. Sobrang sakit din ito para sa amin. Lalo na sa akin dahil ako nagpalaki kay Esther. Pero yun ang totoo. Hindi. Hindi ho ako naniniwala. Kahit ano pang sabihin niyo. Sagot naman niya kahit sobrang sikip na ng kanyang dibdib. Halika. At puntahan natin siya. Alam kong hinihintay ka na rin niya. Aya naman sa kanyang matanda. Hindi naman siya nakakilos sa kinatatayuan. Kailangan pa siyang akayin nito. Sakay ng sasakyan ng pamilya ay sinamahan siya ni Manang Suleng at ng driver ng pamilya papunta sa pinakamalaking morgue sa Santa Ines. Rowan? Salubong sa kanya ng pinsan ni Esther na si Benjamin. Hindi. Hindi ako naniniwala. Ani yan naman agad kay Benjamin. Nagbuntong hininga naman ito at saka siya hinawakan sa balikat. Sasamahan kita sa loob. Kanina pa siya naghihintay sa'yo. Bakit dito niya kailangan maghintay? Tatagan mong loob mo, Rowan. Hindi ito ginusto ni Esther. Sagot lang ni Benjamin habang akay-akay siya nito pagpasok sa loob ng morgue. At habang papalapit sila ng papalapit sa silid kung saan inihahanda ang katawan ng mapatay, ay lalong pabigat ng pabigat ang kanyang dibdib. Pinaayusan na namin siya para hindi mo na makita ang pinsala na ginawa sa kanya. Ani pa ni Benjamin nang makapasok sila sa loob ng silid. Mula sa pinto, ay natanaw naman niya ang nakahigang katawan ni Esther sa bakal higaan. Hindi. Hindi ito totoo. Aniya, ayaw niyang maniwala na wala na ito. Ngunit nang malipitan niya ito at mahawakan ng malamig na pisngi nito ay, pakiramdam niya ay gumuha ang buong mundo niya habang tinitingnan ang wala ng buhay na katawan ni Esther. Mahal, huwag mo naman akong biruin ng ganito, pakiusap. Tumayo ka na dyan. Uuwi na tayo. Esther, mahal. Please, huwag mong gawin sa akin to. Pakiusap niya ngunit hindi pa rin ito gumagalaw kahit yugyugin niya pa ito. Nang araw na yun, ay pakiramdam niya ay kasamang namatay ni Esther ang kanyang puso. Wala siyang maramdaman na kahit ano. Na kahit panay ang pagtulo ng kanyang mga luhay, manhid naman ang kanyang puso. At simula nang mailibing ang kasintahan, ay pakiramdam niya ay kasama siya nitong inilibing. Humihinga pa siya pero pakiramdam niya ay wala na rin siyang buhay. Kuya? Tawag sa kanya ng bunsong kapatid na si Charlotte. Nilingon niya ito ngunit hindi naman siya nagsalita. Tumawag ang Auntie Pressy. Nagtatanong kung gusto ba raw nating magbakasyon sa kanila sa US. Sakto naman ha, bakasyon na rin namin ni Kuya Yael sa school kaya baka gusto mong sumama? Kaya na lang. Pero... Isasama rin ang Kuya Gabriel. Alam mo namang minsan lang yung lumabas dito sa asyenda. Kaya sana'y samahan mo kami. Malaki na kayo, Charlie. Kaya niyo na yan. At isa pa, wala akong gana sa kahit ano. Sagot niya. Hindi naman na sumagot si Charlotte ngunit rinig niya ang paghikbi nito. Charlie. Tawag niya rito. Hindi niya gustong nakikitang umiiyak ito dahil bilang bunso ng kanilang pamilya ay prinsesa ang trato nilang lahat sa kapatid. Handa silang lahat gawin para sa kanilang bunso. Bakit pakaramdam ko eh? Kasabay kang nawala ni Ate Esther, kuya. Umiling naman siya. Nandito pa ako, Charlie. Nandito ka? Pero parang wala rin, kuya. Nandito ka nga physically. Pero para ka namang wala na rin buhay. Ang mama,
Gabi-gabi nilang umiyak dahil ramdam na ramdam niya rin ang pagkawala mo. Kuya, eh hindi naman namin hinihiling na kalimutan mo si Ate Esther. Pero sana huwag mo namang iparamdam sa amin na pati ikaw ay nawala na rin. Iyak palalo ng kapatid niya. Tumayo naman siya para lapitan ito at yakapin. Hindi madaling hinihiling niyo, Charlie. Buhay at kinabukasan kong nawala sa akin. Naiintindihan naman namin yung kuya. Pero pakiusap, mabuhay ka. Ipagpatuloy mo ang buhay mo kahit mahirap at masakit. Alam ko na yun din ang gusto ni Ate Esther. Alam kong magiging masaya siya kung magpapatuloy ka kahit wala na siya. Susubukan ko. Talaga? Kung ganun, sumama ka sa amin sa US, kuya. Makakatulong yun sa'yo para makausad ka. Kumbinsi pa nito sa kanya na tinanguan lamang niya. Masaya naman ang naging reaksyon ng mga magulang niya sa naging desisyon niya na maging ang mga ito ay sasama na rin sa kanila magkakapatid para magbakasyon sa Amerika. Ganun pa man, bago siya umalis, ay siniguro muna niyang mananagot ang mga may sala sa pagkawala ng pinakamamahal niya. Ginawa niyang lahat. Nag-ubos ng oras at pera para lamang magbigay ng hustisya ang pagkawala ni Esther. Hindi naman siya nabigo dahil isang linggo pa lamang ay nahuli ng limang mga sospek sa pag-ambush sa sasakyan ng mga De La Riva. At ayon sa mga ito, ang mastermind ng pag-ambush ay ang kalaban sa politika ng ama ng dalaga, ang dating gobernador na gusto muling maupo bilang ama ng lalawigan gamit ang impluwensya ng pamilya nila ng mga De La Riva at ng pamilya ng asawa ng kanilang panganay na kapatid ay nagawa nilang bigyan ng hustisyang pagkawala ni Esther. I will pray for your healing, peace, and happiness, iho. Hinding-hindi ko malilimutan ang mga ginawa mo para sa anak namin. Masaya ako na kahit maaga siyang kinuha sa atin, ay minsan sa buhay niya ay nagtagpo ang mga landas ninyo. Nagpapasalamat din ako sa walang katumbas na pagmamahal mo kay Esther, Juan. Hiling kong kapayapaan mo at ng iyong puso. Ani ng mama ni Esther sa kanya nang bisitahin siya nito sa kanilang mansyon isang araw bago sila umalis pa US. Handa akong gawin ang lahat para kay Esther, tita. Kahit wala na siya, gagawin ko pa rin ang para sa kanya. Pero wala na siya, iho. Kaya maiintindihan ko kung darating ang araw na magmamahal ka ng iba. Hindi na kami magtatampo pagdating ng araw na yun. Dahil alam naman namin kung gaano minahal ang anak namin nung nabubuhay pa siya. Hindi. Hindi ko na ho kayang magmahal pa ng iba bukod sa kanya, tita. Malungkot naman siyang pinagbasta ng ginang, ngunit hindi na ito nagsalita pa. Ilang oras pa itong nanatili sa kanilang mansyon bago ito nagpaalam na uuwi na. Kinabukasan naman ay sobrang bigat ng kanyang dibdib. Gusto niyang magdalawang isip sa pag-alis, ngunit alam niya ang kailangan niya rin yon para unti-unting makausad. Kaya naman bago tuluyang umalis, ay dumaan muna siya sa huling hantungan ni Esther para bisitahin ito. Babalik ako, mahal. Babalikan kita. Magpapagaling lang ako. Pero pangako, hinding-hindi kita kakalimutan. Sa pagbalik ko, ikaw pa rin ang mahal ko. Ikaw pa rin ang pangarap kong makasama hanggang sa huli. Sandali lang akong mawawala. Aniya bago tuluyang umalis. Ngunit ang sandali niya ay umabot na ng mga buwan hanggang sa maging taon na ito. Ngayon ay halos 5 taon na simula ng lisanin niya ang hasyenda. At sa totoo lang, ay wala pa siyang balak na bumalik. Maayos naman na siya. Tanggap na niya ang pagkawala ni Esther. Ngunit takot siyang umuwi dahil baka bumalik lamang ang lahat ng sakit na naramdaman niya sa pagkawala ng pinakamamahal niya. Hindi naman niya kinalimutan si Esther. Araw-araw ay nagpapadala pa rin siya ng bulaklak sa puntod nito at araw-araw pa rin niyang kinakausap ang larawan nitong nakaipit sa kanyang wallet. Kaya lang, wala talaga siyang lakas ng loob na umuwi ng hasyenda. Lalo na at nalalapit ng 6 na taong anibersaryo ng pagkamatay ni Esther. Come on, bro. It's my wedding day. Hindi pwedeng hindi ka uuwi. Pangungonsensya sa kanya ng kuya niyang si Vester. Busy nga ako, kuya. Dahilan naman niya. Busy, my Astro One. Alam kong hindi ka busy, kaya huwag ka nang magdahilan pa dyan. At saka, ayaw mo makita ang pamangkin mo? Ikaw na lang hindi pa nakikilala ni Sevi. Kumbinsi pa sa kanya ng kuya niya. Natigilan naman siya nang banggitin na nito sa usapan ang pamangkin niya na anak nito na ngayon lang nila nalaman na anak pala ng kuya niya. I'll meet him some other time, kuya. Wala nang some other time, Ruan.
umuwi ka na at baka manganak na rin ang ate Celeste mo. Ngayon na bang Judith niya? Oo, kaya bilisan mo at nang makita mo ng pangatlo mong pamangkin. Napahugot naman siya ng malalim na hininga. Magbubuk na po ako, pero hindi ako magtatagal kuya. Tatlong araw lang ako dyan. O sige, ayos na yun basta makauwi ka lang. Sagot naman ang kuya niya bago ito nagpaalam dahil tinatawag na ng anak. Darn. Bulalas niya ng maisip na wala na talaga siyang ibang choice kundi ang umuwi ng Pilipinas. Ngunit gusto na agad yung pagsisihan ng pag-uwi ng habang nasa airport siya ay may nakita siyang babae na kamukhang kamukha ni Esther. Alam niyang hindi yun si Esther dahil nandoon siya sa morgue nang mamatay siya at hindi siya umalis sa tabi nito hanggang sa mailibing ang dalaga. Kaya alam niyang hindi si Esther nakita. Ganoon pa man, umaasa pa rin siyang mali lamang siya ng pagkakaalam kaya hinabol niya ito. Esther! Habol niya sa babae. Halos malaglag naman ang puso niya sa lakas ng kabog niyon nang humarap ito. Kamukhang kamukha talaga ito ni Esther. Excuse me? Ani naman ito. Esther! I'm sorry but I'm not Esther. Nakangiting sagot naman ito sa kanya bago siya tinalikuran. Naiwan naman siyang tulala sa kinatatayuan niya. Hindi nga ito si Esther. Sa boses at sa paraan ng pananalita at pananamit pa lang, alam niyang hindi ito ang pinakamamahal niyang si Esther. Ngunit sapat ng mukha nito para ibalik na naman siya sa kalungkutan. Halos magkandara pa naman si Riz sa paghahabol ng oras palabas ng airport nang bigla pa siyang harangin ng hindi niya kilalang lalaki. Ilan bang kamukha ko sa mundo? At palagi na lang ako napagkakamalang ibang tao. Bulong niya sa sarili habang hinahanap ang kanyang sundo. Hindi naman kasi ito ang unang beses na napagkamalan siyang ibang tao. Dahil ilang beses na rin yung nangyari sa kanya. Esther? Very makaluma naman ang pangalan na yun. Aniya pa. Nang matanaw naman niya ang sundo niya ay agad na siyang lumapit doon at sumakay. Ano na naman ang binubulong mo roon, girl? Tanong agad ni Andrea sa kanya, ang best friend niya. Wala. May weird lang na lalaking humarang sa akin doon sa loob at tinawag pa kong Esther. Oh, isino raw yung Esther? I don't know. Hindi ko na tinanong. Basta ang sabi ko lang ay hindi ako si Esther. Tapos ay umalis na ako. Sayang lang at ang gwapo pa naman niya. Natawa naman si Andrea. Pang-ilan na ba yan ha? Hindi ba ang sabi nila ay may pitong ibang tao tayong kamukha? Eh ang sayo, hindi na lang yan pito eh. Nako, hindi ko na alam kung pang-ilan yun. Hindi ko na nga sure kung totoo bang may kamukha akong kakilala nila o para-paraan lang nila yun para makausap ako. Oh, ang feeling mo girl ha? Malay mo naman totoo. Sana lang talaga. Dahil sawang-sawa na ako na lagi na pagkakamala na ibang tao. Pakiramdam ko tuloy. Minsan wala na akong sariling identity. Pero gwapo. Gwapo. Sobrang gwapo. At ang bango. Ang yayamanin pa ng pormahan. Kaya nga lang ay ayun. Weird. Sayang talaga. At nanghihinahin ka pa talaga ha? Well, kung hindi niya ako napagkamalang ibang babae at hindi na lang niya ang diretsong number ko, hindi na ako magdadalong isip na ibigay girl. Baka nga hindi lang number kong ibigay ko sa kanya. Sira ulo ka talaga, Riz. Natatawang bulyaw naman sa kanya ni Andrea. Natawa na lang din siya at hindi na sumagot pa. Hindi na rin naman nagsalita si Andrea kaya hinayaan na niya. Laking gulat na lamang niya ng isang linggo ang makalipas ay makita niya ito sa kanilang opisina. Oh shit, that's him, Andrea. Bulong niya sa kaibigan. Sino? Yung weird guy sa airport. Siya yun. Aniya, sa totoo lang ay nawala na sa isip niya ang tungkol sa lalaking yun kaya hindi na niya inaasahan na makikita niya pa ito ulit. Siya? Si Mr. De Silva? Mukha bang weird yan sa paningin mo? He looks weird that moment, Andrea. Now, he looks yummy. Nakangisi niyang sagot sa kaibigan. Maharot ka talaga, Riz. Diyos ko. Why is he here anyway? Tingnan mo, ikaw itong marketing head pero hindi mo alam na may bago tayong investor? Investor natin siya? Akala ko pa naman. Akala ko pa naman sinusundan niya ako.
Alam mo, ikaw, minsan hindi ko na maintindihan ang pagiging ilusyonada mo. Ang aga-aga na nanaginip ka na naman ng gising. Aba, malay mo naman kasi, hindi ba? Ang hirap namang sabihin na coincidence ng tono. Eh, paano nga kung nagkataon lang ha? Well, we'll see then. Bakit? Anong gagawin mong bruha ka? Just watch me, Andrea. Sagot naman niya sabay kindat sa kaibigan. Iniwanan niya ito sa pwesto nila para kunwari mapapadaan lamang sa tapat ng opisina ng kanyang ama na siyang CEO ng kanilang kumpanya. At tulad ng inaasahan, ay tinawag siya ng kanyang daddy para umano'y daluhan siya. Good afternoon. Bati niya pagpasok sa loob ng opisina. Good afternoon, Diiha. Come and join us. Bati rin ang kanyang daddy. This is my daughter, Reese Villanueva, the company's marketing head. Iha, this is Mr. Juan De Silva of De Silva Food Corp. Nice meeting you, sir. Bati naman niya kay Juan. Naglahad pa siya ng kamay na tinanggap din ito ilang segundo pagkatapos siyang titigan ito. Likewise, Miss Villanueva. Bati nito pabalik pero binitawan ang kamay niya. Juan De Silva. Gwapo, mabango. Siguradong mayaman. Ngunit mukhang masungit. Ani niya sa sarili. Mr. De Silva is here for a joint venture, Iha. Simula ng daddy niya. Joint venture? Not as an investor? Tanong niya. Natawa naman ang kanyang daddy. The De Silvas don't need to invest or need investors, anak. They can finance their own business. However, they do joint ventures with different companies that are in line with theirs. Like our business. They want a venture with us regarding of our new project. The hotel and restaurant, Dad? Yes. They want to be our supplier for raw crops like fruits, vegetables, and meats. Paliwanag pa ng daddy niya. That sounds good. Komento niya dahil sa totoo lang ay sa kanya nakatoka ang paghahanap ng supplier nila para roon. It is. And we're to sign the contract. Pinapa-edit ko lang dahil si Gabriel De Silva dapat ang pupunta rito para pumirma. My brother couldn't make it today because his wife just gave birth a few days ago. Paliwanag naman ni Rowan. I was told about that. I am very happy for your brother. And of course, very pleased to finally meet you, Iho. I feel the same, sir. I'm glad I went home on time. He's US-based kasi anak at nasaktong umuwi ngayon. Baling sa kanya ng daddy niya para naman makarelate siya sa usapan ng mga ito. Oh, welcome home, I guess? Baling niya kay Juan. Tumango naman ito. Thank you, Miss Villanueva. Oh, drop the formality. I prefer to be called Reese than my surname. Aniya pero tinanguan lamang siya nito. Nagpatuloy naman ang usapan nito at ng daddy niya. At wala naman siyang ibang nagawa kundi makinig lamang sa dalawa. Isinali naman siya ng daddy niya sa usapan. Ngunit, mas madalas na tagapakinig lamang siya dahil wala naman siyang ideya sa topic ng mga ito. Nakahinga lamang siya ng maluwag nang sa wakas ay tapos na ang meeting ng mga ito at paalis na si Rowan. Wait! Nakita mo na ba yung hinahanap mo nung nakaraan sa airport? Ano ngang pangalan niya ulit? Tanong niya habang palabas sila ng opisina ng kanyang daddy. Esther. Sagot naman ito. Oh yeah, Esther. Nakita mo na ba siya? Yes, I found her already. Oh, I see. Do you mind if I ask you who she was? And that she really looked like me for you to think I was her? Just someone I know. And yes, you look like her. Oh, what a coincidence, isn't it? Yeah, it's just a coincidence. Sagot naman ito. Samantala, hindi naman malaman ni Rowan kung anong mararamdaman niya. Isang linggo niya ring hinanap ang dalaga at maswerte na lamang siya nakilala ito sa business world kaya hindi na siya nahirapan pa. At ngayon na kumpirmadong hindi nga si Esther ang babaeng nakita niya sa airport isang linggo nang nakakalipas, ay hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkadismaya. At kahit papaano ay umasa siyang si Esther at ito ay iisa. Ganun pa man, ay hindi pa rin niya naiwasan na magpabalik-balik sa opisina ng ama nito para lamang makita ang dalaga. Iba kasing pakiramdam na naibibigay sa kanya tuwing makikita niya si Reese. Pakiramdam niya ay
Muling nabuhay si Esther. Dahilan para magkaroon siya ng bagong pag-asa. Akala ko ba'y 3 araw ka lang dito, Haruan? Eh, mahigit 1 buwan ka na rito ah. Asar na tanong sa kanya ng Kuya Vester niya. Hindi ba pwedeng magbagong isip ko, Kuya? Baka kamo. Sino bang nagpabago ng isip mo, ha? Kuya Alid, huwag mo nang patagalin pa yan, Ruan. At iuwi mo na rito sa syenda. Tamang-tama. At bibinigan na si Amara. Sabat pa ng Kuya Gabriel niya. Hindi niya alam na magkakasama pa lang mga ito. Kailan ba ang binyag, Kuya? 3 weeks from now. Kaya bilisan mo ang kilos at nang maiuwi mo na siya rito. I'm not sure about that, Kuya. At bakit hindi? Hindi mo pa ba girlfriend? No. I don't have any plans of making her one. At bakit naman? Because obviously, Kuya cannot find Ate Esther for every woman he met. Singit ni Charlotte. Kompleto ba kayo dyan? Baka pati si Yael may gusto rin sabihin. Imbis ay sahod niya. Narinig naman niya ang tawanan ng mga ito kay kumpirmado na niya ang kompleto nga ang 5 niyang kapatid sa kanilang mansyon. Mama misses you so much, Kuya. Kaya please, umuwi ka na agad. Tell her I miss her too. And I'll be home for Amara's christening. Sagot naman niya. Mama would also be happy if you bring that girl home, Ruan. Singit pa ulit ng Kuya Vester niya. Alam niya nang iinis lang ito kaya hindi na niya pinatulan pa. Nagpaalam na lamang siyang ibababa niya ng tawag dahil may kailangan pa siyang gawin. Ilang araw pang lumipas at halos hindi na niya makontrol ang sarili sa pagsunod kung nasaan si Riz. Minsan ay sinasadya na ng sundan ito para lamang makita ang dalaga. At habang dumadaming mga araw na lumilipas, na nakikita at napapanood niya ang bawat kilos ni Toy, unti-unti niya rin itong nakikilala. Tanggap na rin niyang ibang-iba talaga ito kay Esther. Dahil ang Esther na mahal niya ay masyadong mahinhin at mabait. Hindi katulad ni Riz na sobrang outgoing, gumalaw at may pagka-sarkastik at mataray. Lalong hinding-hindi rin magagawa ni Esther ang lumabas ng gabi para lang mag-bar at makipag-inuman kasamang iba't ibang lalaki. Uy! Mr. De Silva, nandito ka rin pala? Bati sa kanya nito. Lasing na pero tagay pa rin ang tagay. You, what are you doing here? Ano pa ba? Ay di nagsasaya. Duh. Ganito ka magsaya? Ay, bakit? Ano ba dapat? You're too wild. Boys like wild girls, duh. Not me. I hate it. Boring. Too bad you have a bad taste. Where are you going, huh? Habol yan ang tangkaing talikuran siya nito. Babalik na sa mga kasama ko. Ano pa ba? Hindi ka na babalik pa ron. At bakit hindi? Kasama ko sila, kaya hindi ko sila pwedeng iwanan na lang, no? Ditch them and come with me. Utos niya. Natigilan naman ang dalaga at saglit na napaisip. Saan naman tayo pupunta? Just come with me. Eritado naman yung sagot. Sumimangot naman ito, ngunit sumama rin sa kanya sa huli. Esther will never do this. She will never come with some other guy she met a few weeks ago. Komento naman niya sa sarili. What is your address? Tanong niya nang nasa sasakyan na siya. What? Why? I'll drive you home. Ano? Pinasama mo ako sa'yo para lang iuwi mo ako sa bahay ko? Ano bang iniisip mo, ha? Itabi mo. Bababa na ako at babalik sa bar. Utos nito, pero hindi siya nakinig. Alam naman niya kung saan ito nakatira, pero para hindi ito matakot, ay tinanong niya pa rin ito. No. At bakit hindi, ha? Hindi ka na babalik doon. At sino ka para pagbawalan ako? Makinig ka na lang sa akin, Miss Villanueva. No. Ikaw ang makinig sa akin. Ayoko bang umuwi. Kaya ihinto mo itong sasakyan at bababa na ako. Bakit ba gusto mo sa magulot maingay na lugar na yun, ha? Wala kang pakialam. Ibaba mo ako. Saglit naman niya itong sinulyapan. Halos nanginig naman siya nang makita ang galit na anyo nito. Tila bagalit ni Esther ang nasa harap niya. Napahugot na lamang tuloy siya ng hininga para kumalma. Saan mo gustong pumunta kung ganun? Gusto ko nang bumalik sa bar. Bukod pa sa lugar na yun. Please. Pakiusap naman niya.
Hindi na niya kakayanin kung makikita niya ulit itong nag-iinom habang nakikipag-usap at nakikipagsayaw sa iba't ibang lalaki. Napanguso naman ang dalaga bago humilig sa backseat ng inuupuan nito. Kahit saan, basta huwag yung sa bahay. Ayoko pang umuwi. Alright. Sagot na lamang niya bago lumiko sa kilalang hotel na nadaanan nila. Gulat na napalingon naman sa kanya si Riz, kaya tinaasan lamang niya ito ng kilay. Pagdating naman sa hotel, ay agad siyang kumuha ng kwarto para sa kanilang dalawa ni Riz. Isang kwarto lang yon dahil alam niyang kakailanganin ng dalaga ang tulong niya mamaya dahil lasing na lasing ito. Takot siyang iwanan din ito sa kaparehong dahilan dahil baka ikapahamak nito iyon. Ngunit tila gusto na niya agad pagsisihan na nagpadala siya sa galit ng dalaga dahil alam naman niyang may pagkasutil ito. First time ba? Natatawang tanong sa kanya ni Riz pagkatapos ng kanilang halik. Kumunot naman ang noon niya ngunit wala siyang sinabi. Hindi niya alam kung paano siya magre-react dahil napaka-agresibo nito. Hindi ganyan humalik ang tunay na lalaki, Rowan. Para tayong high school eh. Ganito dapat. Dagdag pa nito bago siya nito hinalikang muli. Natigilan naman siya at hindi makapaniwalang napatitig sa dalaga. What? That's how you kiss, Rowan De Silva. Hindi yung parang bata. Asar pa nito sa kanya. Lalo naman siyang hindi nakaimik. Hindi makapaniwala nang marinig niya ang mga iyon. Ano? Magtititigan na lang ba tayong dalawa rito? Ang mahal din ang binayad natin dito sa hotel, ha? Sayang din. Komento pa nito. Wala namang ibang nasa isip niya kundi si Esther. Hindi. Hindi ganito si Esther. Ayaw ni Esther ng ganoong klase ng halik. At hindi ganito kapusok si Esther. Nako, di bali na nga lang. Sabi pa nito bago siya itinulak palayo. Pakiramdam naman niya ay si Esther yun na bigla na lamang naggalit sa kanya. Kaya naman bago pa ito tuluyang makalayo sa kanya ay hinila na niya ito pabalik at saka hinalikan ng mapusok at tulad ng gusto nito. You can't leave. Singhal niya sa dalaga tapos ay marahas na inalis ang suot itong damit. Halos mapunit niya pa yun. Rowan. Daing naman ni Riz nang hilahin niya ang buhok nito para mas mahalikan pa ito. Ibinigay niya ang gusto nito habang ang nasa isip niya si Esther. Para sa kanya, si Esther ito na humihingi ng higit pa sa kaya niyang ibigay sa kama. Panay naman ang daing ni Riz hanggang sa bumagsak na siya sa ibabaw nito. Esther. Mahinang bulong niya pagkatapos. Ha? Huh? Baling sa kanya ni Riz. Bigla naman siyang kinabahan. Kaya imbis ay niyakap na lamang ito ng mahigpit. Rest. I know you're tired. Sabi na lang niya. Wala naman sa sariling tumango ang dalaga at pinikit ang mga mata. Yumakap din ito na mahigpit sa kanya. Napapikit din naman siya ng mariin habang humihingi ng tawad kay Esther dahil pakiramdam niya ay nagkasala siya rito. Samantala, hindi naman mawala-wala ang malapad ng ngiti sa mga labi ni Riz nang magising kinabukasan. Wala na si Ruan sa tabi niya ngunit rinig niya ang paglagaslas ng tubig sa shower. Kaya alam niyang kasama niya pa rin ito. Amoy na rin niya ang agahang naghihintay para sa kanilang dalawa. May nakita rin siyang bagong damit na nakapatong sa sofa para sa kanilang dalawa ni Ruan. Ay, what a good morning. Ani niya sa sarili bago bumangon at naglakad papasok ng bathroom. Hi! Bati niya kay Ruan. Gulat namang napalingon ito sa kanya bago pinatay ang shower. Mababasa ka. Nagkibit balikat naman siya bago inilaglag sa sahig ang kumot na tanging nagtutumakip sa katawan niya at humakbang papasok ng shower. Let's shower together. Patapos na ako. So, hindi ka ba pwedeng maligo ulit? Nandito ka pa naman. Napahugot naman ito ng malalim na hininga bago muling pinatulo ang shower. Come closer. Ngising-ngisi naman siyang lumapit rito. Ngunit imbis na maligo tulad ng sinabi niya ay, tumingkad siya para abutin ang labi ni Rowan na kinatigil naman ito. What? Kapag lasing ka lang bang magaling ha? Asar niya pa. Ang aga-aga pa. Ano naman? Morning sex is as good as other time, Rowan. Kung makapagsalita ka, akala mo ang dami-dami mong karanasan na. Bakit? Kailangan ba maraming karanasan para malaman ko ang bagay na yan, ha? Digital lang mundo ngayon, Rowan. Madali na lang umalam ng mga bagay-bagay.
Aniya, hindi naman maipinta ang utsura ni Rowan sa Ines. Dahilan kung bakit gustong-gusto niya itong inaasar. Para sa isang babaeng birhen, ang dami mong opinyon sa mga bagay na dapat ay wala kang ideya. Sagot ito sa kanya bago siya hinabig, papalapit pa lalo sa katawan nito. Napangisi tuloy siya ng mas malapad. Hindi na ako birhen. Nakuha mo na ako, hindi ba? Kaya dapat lang na umalam pa ako ng mga bagay-bagay para naman hindi ka ma-bored. Shut up. Singhal pa nito bago siya ito hinalikan ng marahas. Nagdiwang naman siya dahil nakuha na naman niya ang gusto niya. Ngayon, ay kumpirmado na niya kung paano ito papasunod sa gusto niyang mangyari. Let's eat before we check out. Ayan ito sa kanya. Nasa kama pa siya at nagpapatuyo ng buhok habang nasa lamesa na ito at nag-aayos ng kanilang agahan. What are we having? Tanong niya. Halos mapairap naman siya nang makita kung anong mga nakahain para sa kanila. What do you want? I'm good with the fruits. Sagot naman niya dahil iyon lang ang pwede niyang kainin sa mga nandoon. Just fruits? Mabubusog ka ba dyan? I'll just grab a snack later. We have a lot of food here, Miss Villanueva. Kumain ka. Miss Villanueva pa rin ang tawag mo sa akin hanggang ngayon? After everything we did inside this room? Tatawagin mo pa rin ako sa apelido ko? I preferred it that way. Well, I would appreciate if you would call me by my first name. Or better yet, call me baby or love. Nakangisi niyang sabi kay Rowan. That would be unprofessional of me if I call you any of those. So you're being professional while you're reeling me in that bed and inside the shower room? Napanganga naman si Rowan sa sinabi niya, ngunit kalaunan ay umiling-iling lang din. Kumain ka na nga lang. I don't eat that. Pigil naman niya nang lapagan siya nito ng itlog, bacon, at pancake sa kanyang pinggan. Kunot noon naman siyang tinitigan ni Rowan. I'm allergic to eggs, okay? This pancake has eggs, so no. I can't eat either. And I don't like bacon. So, I'll just eat the fruits. Saglit namang natigilan si Rowan. Okay, I'll order you something else. Wag na. Sayang lang sa oras. Besides, ganito naman lagi ang breakfast ko. Are you sure? Yes, very certain. Kumain ka na at mukhang uwing-uwi ka na dahil kanina ka pa nagmamadali. Sabi na lamang niya. Hindi na naman umimik pa si Rowan at tahimik na lang din itong kumain. Hanggang sa makapag-check out sila, wala pa rin itong nagsasalita kung hindi niya kakausapin. Kaya naman laking gulat niya nang mag-drive-through ito sa kilalang fast food chain at orderan siya nito ng pagkain. Here. Sabay abot sa kanya ng paper bag na may lamang pagkain. Eh, hindi naman na kailangan ito. You have to eat. Kakain din naman ako mamaya kung magugutom ako. Anong pinagkaiba ng mamaya sa ngayon? At mamaya, kung kakain ka rin naman? Masungit na tanong nito sa kanya. Hindi naman niya alam kung paano niya ito sasagutin. Kaya imbis ay nagpasalamak na lamang siya rito. Hinatid naman siya nito sa opisina pagkatapos. Wow! Have a meal for breakfast? At ano yan? Sunday dress? Kailan ka pa nahilig sa mga ganyang damit, ha? Asar ni Andre nang makita siya nitong dala-dala ang bigay ni Rowan. It's from Rowan, Andrea. Oh, hinatiran ka? Hinatid niya ako. Hinatid ka at binilhan ng almusal? Eh, hindi ka man lang inayang mag-dine-in? We already have our breakfast. Kaya lang ay eggs and pancakes naman ang sinerve ng hotel. At wala akong balak ibuwis ang buhay ko. Para lang hindi sumama ang loob ni Rowan. Dahil hindi ko makain ang in-order niya. Wait, hotel? Nag-hotel kayo? Gulat na tanong nito. Hindi naman siya umimik. Uy, sumagot kang bruha ka. Nag-hotel kayo? Tapos ano? And did it. Oh gosh, ang lakas talagang tama mo sa Rowan de Silva na yan, ha? At iyang suot mo? Sa kanya rin galing yan? Yes, this dress was from him as well. And who wouldn't, Andrea? That's Rowan de Silva. Hedy, kayo na niyan. Natigilan naman siya dahil hindi niya alam kung anong isasagot.
Nakalimutan niyang klaruhin iyon kay Rowan bago siya nito ihatid papasok. Siguro naman. Oh, hindi ka sigurado? Ano yun? One night stand lang? I'm sure it's not. Nagmamadali na kasi kami kanina kaya hindi ko na naitanong. Pero hayaan mo at itatanong ko sa susunod at sasabihan agad kita. Ani yan naman sa kaibigan. Iyon ngang ginawa niya nang muli silang nagkita ni Rowan. Hindi naman kasi siya yung tipo ng tao na marami pang paligoy-ligoy. What do you mean? Tanong rin pabalik sa kanya ni Rowan nang tanungin niya ito kung anong estado ng relasyon nila. Nagkibit-balikat naman siya. I don't like playing with feelings, Rowan. Kaya ngayon pa lang, ay gusto ko nang malaman kung ano bang meron sa atin. If you say that what happened to us was just nothing but lost, then be it. But if that is something serious, then I am up to it. Alam ko naman na alam mo gusto kita. How can you talk about this easily? Tanong naman ito sa kanya. Hindi niya alam kung manghaba ito na iinis base sa ekspresyon ng mukha nito. Hindi na ako mahilig mong paligoy-ligoy, Rowan. Ayoko kasi nag-iisip at umaasa. Really, huh? Really? Kaya sabihin mo na kung papalipas na pangangailangan ng tingin mo sa nangyari sa atin o hindi. Makapagsalita ka, akala mo hindi ka nawala ng gabing yun ah. Singin ito sa kanya. If you're talking about my virginity, well, you're right. Hindi naman ako pinanganak kahapon para gawing big deal pa ang bagay na yun. I could give that to someone else, and I wouldn't make a fuss about it still. How could you say that? Napairap naman siya. I told you, it wasn't a big deal. So, may bala ka pang gawin yun sa iba? Umiigting ang pangang tanong pa nito sa kanya. If the situation needs it, why not? Single naman ako. No, you're not. Natawa naman siya. Since when? Hindi ko matandaan na may boyfriend ako. Kaya nga tinatanong kiti. Malalim naman siyang tinitigan ni Rowan. Since that night, Miss Villanueva, you're no longer single because you're mine. I'm yours, and I'm no longer single, but you still call me Miss Villanueva? Ganong endearment mang gusto mo? Should I call you Mr. De Silva then? Nakangisi niyang tanong. Napahugot naman ang malalo na hininga si Rowan na tila ba na uubusan na ng pasensya sa kanya. What would you like me to call you? Baby? Honey? Babe? Or love? Mahal? Mahal na lang siguro para mas sweet. Baby. Baby it is then. Akala ko ba'y ako mamimili ha? I prefer baby than the others. Sagot lang nito. Napanguso naman siya ngunit nagkipit-balikat din sa huli. Sa isip niya ay hindi na siya mag-iirnarti pa. Sa kabilang banda naman, halos iuntog na ni Rowan ang ulo sa manibela ng kanyang sasakyan. Hindi siya makapaniwala na ganun lang siya kadaling manipulahin ni Riz. Hindi niya rin kasi hakayang tiisin ito tuwing nagsisimula na itong magmaktol. Sa paningin niya ay para itong si Esther na nagtatampo sa kanya dahil hindi niya pagbigyan ng gusto. You're digging your own grave, Rowan De Silva. Kastigo niya pa sa sarili. Ngunit kahit yata ilang beses niyang kastiguhin ang sarili, paulit-ulit pa rin siyang mauuto ni Riz. Ilang beses pa kasi siyang napapasunod nito sa mga gusto nitong gawin, na kahit labag sa loob niya ay ginagawa niya pa rin dahil sa takot niyang makita ang nagtatampong anyo ni Esther sa katauhan nito. Are you busy next week? I'm not sure. Why? I'll be home to Santa Ynez next week for my niece's Kuya Gorbella's daughter's christening. So if you're free and want to join me, you can come. Sabi niya. Para namang mangwitwi na biglang nagninging ang mga mati nito sa narinig. Isisama mo ako sa inyo? Kung gusto mo lang. Gusto ko syempre. Ilang araw ba tayo ron para mapaklear kong schedule ko? Is one week good to you? Ngumisi naman ito sa kanya. Kahit one year or forever pa, ayos lang. Silly. Komento lang niya. Natawa naman ito lalo. Dahilan para mapatitig naman siya rito. Ngunit hindi dahil sa nakikita na naman si Esther sa dalaga. Kundi iyon ang unang beses na nakita niya ito bilang si Reese Villanueva at hindi si Esther de la Reva. Mablis naman niyang iminaksi ang ideyang yun at mula na lamang nag-focus sa kinakain habang daldal ang daldal si Reese sa harap niya. Nang dumating naman ang araw ng pag-alis nila eh,
Hindi na maitago ng dalagang excitement na nararamdaman nito. Natatawa na lamang siya sa dami nitong sinasabi. Ngunit dahil sa haba ng biyahe, nakatulog rin ito. Lobat na. Komento niya nang makitang mahimbing na itong tulog sa passenger seat ng sasakyan niya. Ginising na lamang niya ito nang makarating na sila sa mansyon nila. Bahay niya yan? Manghang tanong nito sa kanya. Tumango naman siya naglahad ng kamay para rito. Yes, this is where I grew up. Ang laki. Sakto lang to para sa malaking pamilyang katulad namin. Sagot naman niya. Inayanan niya ito sa loob at hindi na siya nagulat nang makita ang gulat at litong ekspresyon ng mga sumalubong sa kanila. Esther? Rinig niyang mahinang bulong ng kung sino sa kanilang kasambahay. This is Reese Villanueva. Pakilala niya sa dalaga sa buo niyang pamilya. At kahit gulat man, mabilis namang nakabawi ang mga ito at agad na sinalubong si Reese. Tuwang-tuwa naman si Reese lalo na nang makilala nito ang tatlo niyang pamangkin. Halos hindi na nito lumabayan ang mga bata. Kung hindi lamang kita ang pagod sa mga mata nito ay hahayaan lang ito roon. Hindi tayo magkasama sa kwarto? Nakangusong tanong nito. Umiling naman siya. My parents are a bit conservative. Lalo naman itong napanguso. Pero pwedeng pumusit sa kwarto mo? No, you can't. But I will definitely sneak in yours. Sagot naman niya. Hihintayin kita. Magpahinga ka na. Sabi na lamang niya. Tumango naman ito ngunit humabol pa ng halik sa kanya bago tuluyang pumasok sa silid nito. Habang nagpapahinga naman ito, ay sinamantala niya ang pagkakataon para madalaw si Esther sa sementeryo. Mahal, nagbalik na ako. Pasensya na at natagalan. Kausap niya sa puntod ni Esther. Kumusta ka na dyan? Masaya ka ba dyan? Ako rito hindi. Aniya at nagbuntong hininga. Marami akong kasalanan sa'yo. Alam kong mahirap patawarin ang mga nagawa ko sa'yo pero... Mahal, nakikita kita sa kanya. Sa tulong niya, pakiramdam ko'y nasa tabi pa rin kita. Sana mapatawad mo ako sa mga ginagawa ko, mahal. Sobrang nangungulila lang talaga ako sa'yo. Dagdag niya pa. 3 oras din ang inilagi niya roon bago siya nagpasyang umalis. Halos palubog ng araw nang makabalik siya sa mansyon, kaya gising na si Riz at naghihintay na sa pagbabalik niya. Galing ka raw sa pastulan? Salubong ito sa kanya. Tiningnan ko lang ang sitwasyon ng mga alagang hayop. Pagsisinungaling niya. Kamusta naman? Ayos lang. Maganda naman ang lagay ng mga alaga. Aniya bago ito inaya sa loob para maghapunan. Naging maayos naman ang mga sumunod na araw ng pananatili nila sa mansyon. Natutuwa siya nang makitang kasundo ni Riz ang buo niyang pamilya at nagpapasalamat din siya na wala kahit isa sa mga itong nagbanggit ng tungkol kay Esther. Sure ka bang ayos na itong suot ko? Alang ang tanong ni Riz sa kanya habang pinapakita ang suot itong bestida. Oo, maganda. Bagay sa'yo. Sagot naman niya habang malumanay na nakatingin sa dalaga. Sa pagkakataong ito, ay nakikita na naman niya si Esther kay Riz. Siyempre maganda sa paningin mo dahil ikaw ang pumili nito. Reklamo nito. Napatayo naman siya sa kinauupuan at nilapitan ito. Pinatakad niya pa ng halik ang noo ng dalaga. Bagay nga sa'yo. Dapat siguro dalas na mo pang pagsusot ng ganitong klaseng bestida. Hindi ba ho mukhang magsisimba nito? Hindi naman. Sagot niya lang. Inaya niya na ito na pumunta sa simbahan para sa binyag ng kanyang pamangkin. At kahit ayaw niya man, hindi pa rin maiwasan na maraming mapalingon sa kanilang dalawa ni Riz. Pasalamak lang din niya at wala kahit isa ang naglakas loob na lumapit sa kanila para itanong kung sino ang kasama niya. Ang saya pala rito sa inyo, no? Komento ni Riz habang nakayakap sa kanya. Nasa silid sila nito at kakatapos lang magniig. Gusto mo rito? Oo. Ang tahimik kasi pero hindi nakakabagot. Nakaka-relax yung kapayapaan ng paligid. Pati na rin ang tanawin. Hindi naman niya alam kung ano ang sasabihin. Kaya natahimik na lang siya. Rowan? Kung sakaling tayong magkatuluyan, ayos lang ba sa'yo kung dito tayo manirahan? Tanong ito sa kanya na lalo lamang niyang ikinatahimik. Laking pasalamat na lamang niya nang lingunin niya ito at makitang malalim na ang tulog nito. Hindi niya alam kung paano niya sasagutin ng tanong nito. Gayong maging sa sarili niya ay hindi siya sigurado sa nararamdaman niya.
Tanghali naman na nang magising si Riz kinabukasan. Wala na sa tabi niya si Rowan, ngunit alam niyang nasa paligid lang ito ng hasyenda. Sa ilang araw nilang pamamalagi roon, ay alam niya kung paano kumilos ang mga tao roon at kasama na doon ang pagising ng maaga. Good morning po! Bati niya sa kasambahay ng pamilya na umaasikaso sa kanya. Good morning din po, senyorita. Kain na po kayo. Sagot naman ito. Thank you po. Si Rowan po pala? Maaga pong umalis ang senyorito. Baka ho mag-iikot sa pastula ng mga hayop. Ganun po ba? Sige po, salamat. Aniya at itinutok na lamang ang pansin sa kinakain. Pagkatapos naman ng agahan, ay nag-ikot-ikot naman siya sa malapit na mansyon. Natanaw niya pa ang flower field ng pamilya sa di kalayuan, kaya napagpasyahan niyang lakarin iyon. Kaya lang, habang papalapit siya sa taniman at marami siyang nakakasulubong na tauhan ng hasyenda, ay napapansin niya ang kakaibang tingin ng mga ito sa kanya. May problema ho ba? Hindi na niya natiis at tinanong niya ang umpukan ng mga tauhan na nadadaanan niya. Agad namang nag-ilingan ng mga ito at nag-iwas ng tingin. Ngumiti naman siya sa mga ito. Ayos lang naman ho kung sasabihin niyong may dumi ako sa mukha o may hindi maganda sa paningin niyo na nakikita niyo sa akin. Nako, senyorita. Wala hong pangit sa inyo o dumi. Sadyang ano lamang ho. Cardi. Suway naman ang isang matanda na lalo niyang pinagtaka. Bakit ho? Pasensya na ho, senyorita. Pero mauuna na ho kami. Paalam pa ng isa. Ngunit hindi pa nakakalayo ang mga ito nang biglang may lumapit sa kanila. Kamukhang-kamukha nga niya. Anito. Lucresa? Saway pa ulit nung isa pero hindi niya ito pinansin pa. Sino hong kamukha ko? Si Esther. Kamukhang-kamukha mo nga ang dating senyorita. Si Esther? Hindi na ako magtataka kung bakit nakuha mo ang loob ng senyorito. Kamukhang-kamukha mo nga senyorita Esther. Parehas din kayo ng pananamit at ayos ng buhok. Bakit po? Sino ho ba si Esther at nasaan siya? Kunot noon yung tanong. Ilang beses na niyang narinig ang pangalan na iyon kay Rowan, ngunit kahit minsan ay hindi niyon binigyan ng pansin. Ngunit ngayong pati ang mga tauhan nito sa hasyenda ay kinukumpara na siya kay Esther. Gusto na niyang malaman kung sino ito. Si Esther. Si Esther ang imaong kasintahan ng senyorito Rowan. Ikakasal na sana sila ngunit na aksidenteng senyorita. Dahilan kung bakit ito namatay. Paliwanag ni Lucresia. Para naman siyang nakidlatan sa narinig. Lucresia, mayayari tayo nito sa senyorito. Sambat naman ang isa nilang kasama bago nito hinila palayo si Lucresia. Habang wala sa sarili namang lumakad siya pabalik ng mansyon. Pagpasok sa loob ay humanap agad siya ng kasambahay na pwede niyang mapagtanungan. Ano ho yun, senyorita? Sino si Esther? Diretsahan niyang tanong. Tila napipi naman ang kasambahay at hindi niya ito nakaimik pa. Lalo namang nag-init ang pakiramdam niya sa galit. At dahil alam niyang wala siyang mapapala rito ay umakyat na lamang siya sa kwarto ni Rowan para doon maghanap ng ebidensya. Para naman siyang natuklaw ng ahas ng pagpasok pa lamang niya ay natanaw na niya ang isang malaking larawan na nakasabit sa ulo na ng kama ni Rowan. Mukha niya yun. Ngunit alam niyang ibang tao iyon. Si Esther. Gusto niyang maiyak habang pinagtatagpi-tagpi ang mga pangyayari na namanggit ni Rowan si Esther sa harap niya. Mula noong una nilang pagkikita hanggang sa puntong ito. At habang mas dumarami ang nakikita niyang mga larawan ni Esther sa silid ni Rowan, ay mas napagtanto niya ang ginagawa nito sa kanya. Hindi naman siya nagulat ng padabog na bumukas ang pinto ng silid at bumunga doon ang hinihingal na si Rowan. So, this is why, huh? Hindi makapaniwala niyang tanong habang hawak-hawak ang litrato nito kasama si Esther. Miss Villanueva. Riz. Riz ang pangalan ko, Rowan. Aniya. Hindi naman nakapagsalita si Rowan, kaya natawa na lamang siya. Kaya ba hindi mo ako matawag sa pangalan ko ay dahil sa kanya? Dahil ayaw mong maniwala ng ibang tao. Ibang pangalan ang nasa mukhang to. Tama ba ako? That's not... Then what, Rowan? Anong dahilan mo, ha? Hindi ulit nakapagsalita si Rowan, kaya napairap na naman siya. Kaya pala nung unang beses nating magkita, Esther ang tinawag mo sa akin. Kaya pala nang dalhin mo ako rito sa inyo. Ay gulat na gulat silang lahat
at tinawag akong Esther. Kaya palang gustong-gusto mong mag-dress ako. Dahil ganun siya manamit. At kaya pala nung may mangyari sa atin. Esther ang binulong mong pangalan sa akin. Grabe, wala akong kamalay-malay na habang minamahal kita. Ibang tao palang tingin mo sa akin. Binuhay mo ang ex-fiancé mo sa akin. Hanip, daig ko pang inalisan ang karapatan nito. Ang pagkakaiba lang, pagkatao kong inalis sa akin. Miss Villanueva, Chris, tangina, may pangalan ako Rowan. Hindi Miss Villanueva, at lalong hindi Esther. Sigaw niya. I'm sorry. I didn't mean to hurt you. Sa wakas ay salita nito. Pagod na natawa naman siya. Are you even really sorry, ha? Tatlong buwan, Rowan. Tatlong buwan mong binuhay ang ex-fiancé mo sa katauhan ko. Ginamit mo ako para maibsan yung pangungulila mo sa pinakamamahal mong babae. Ano sa tingin mong laban ko ron? I'm sorry. Hindi ko kailangan ng sorry mo, Mr. De Silva. Pero sana hindi na magtagpo pa ang mga landas natin kahit kailan. Aniya, bago ito tinalikuran para magdiretso sa kanyang silid. Pagkapasok doon, ay agad niyang niligpit ang mga gamit niya. Wala na siyang pakialam kung malulukot o maghahalo-halo ang marumis sa malinis na damit. Basta ang importante ay matapos siya at nang makaalis na. At nang matapos nga'y agad rin siyang lumabas ng silid para lamang maabutang nakaabang si Rowan sa labas ng pintuan niya. Where are you going? Tanong nito. Umirap naman siya. Saan pa ba sa tingin mo, ha? You can't leave, Miss Villanueva. Pigil nito sa kanya. Hinawakan pa nito ang kanyang maleta para hindi siya makaalis. At sino ka para pigilan ako? Let's talk, please. Don't just leave, Miss Villanueva. Gago. Ang gago-gago mo, Rowan De Silva. Alam mo, nagsisisi ako na nakilala pa kita. Aniya bago padabog niya inagaw ang maleta niya. Tandaan mo to, Mr. De Silva. Hindi ako si Esther. Reese ang pangalan ko. At kahit kailan, hindi na babalik ng Esther mo. Kaya pakiusap lang, lubayan mo na rin ako. Tal wala akong balak mamuhay bilang multo ng pinakamamahal mong babae. Dagdag niya pa bago ito talikuran ulit. Hindi naman nakagalaw si Rowan sa kinatatayuan niya. Ni hindi na niya nagawang habulin si Reese kahit gustuhin niya man. At sa wakas, nang magkaroon na siya ng lakas para kumilos ay huli ng lahat. Wala na ito at siguradong hindi na babalik pa. Alam mo anak, sobra-sobrang kasiyahang naramdaman ko nung sinabi mo na may dadaling kang bisitang babae rito sa asyenda. Pero nung nakita ko na si Reese, hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot para sa'yo at awa para sa kanya. Alam ko kasi na kaya mo lang siya napansin ay dahil magkahawig sila ni Esther. Na kung hindi dahil sa mukha niya, hinding-hindi mo papansinin ang dalagang yun. Ani ng mama niya kinahapunan nang maabutan siyang nakaupo sa pasyo ng kanilang mansyon. Mama, Rowan anak, alam kong masakit pa rin para sa'yo ang pagkawala ni Esther. Naiintindihan ko yun. Lalo na't napakatagal ang pinagsamahan niyo. Pero anak, kung hindi ka pa talaga nakakalimot sa kanya, sana huwag kang manakit ng ibang tao para lang maibsan niyang pangungulila mo sa kanya. Masasaktan mo lang si Reese. She found out about Esther, mama. Sabi niya lang. Natutop naman ang kanyang ina ang bibig nito. Nasaan siya ngayon kung ganun? She left already. Oh God, poor girl. She must felt so hurt and betrayed. Komento pa ng mama niya. Hindi naman siya nakaimik lalo lat alam niyang totoong sinasabi ng kanyang ina. Kitang-kita niya iyon sa mga mata ni Reese bago ito umalis. Hindi man ito lumuha ay alam niyang sobra-sobra niya itong nasaktan. Kaya naman ang desisyon na siya nang hahayaan na lamang niya ito. Alam niyang walang kapatawaran ang kasalanan na gawa niya rito, kaya hindi niya ipipilit pa. Kaya lamang ay para naman siyang pinagsakluban ng langit at lupa habang lumilipas ang mga araw na hindi niya ito nakikita. Pakiramdam niya ay may kulang sa pagkataon niya na hindi niya maintindihan. Bagay na hindi niya ramdaman noong si Esther ang nawala sa kanya. Kaya naman bago pa siya tuluyang mabaliw sa kakaisip dahil alam naman niya ang dahilan, ay agad na siyang lumuwas para makausap si Reese. Hindi nga lang maganda ang bumungod sa kanya nang makita niya ito. Pero bago yun,
ay dumaan pa siya sa punto ni Esther para humingi ng tawad at para magpaalam na rin na susundin na niya ang tinitibok ng kanyang puso. Alam naman niyang naiintindihan siya nito. Kaya ganun ang kilala niyang Esther. What the hell are you doing? Singhal ni Rowan sa kanya pagkatapos siya nito ang hilahin pababa ng stage. Sumasayo kasi ito roon na para bang inalala ko na ang sarili. Inira pa naman siya nito. That's called having fun, Mr. De Silva. Having fun? Halos ibenta mo lang sarili mo roon. Eh ano naman sa'yo? You can do that. At bakit hindi? Dahil ba hindi ganun si Esther? Dahil hindi gagawin yun ni Esther? Huh. Well, newsflash. Hindi ako si Esther Ruan. Kaya tigilan mo na yung pangyayala mo sa buhay ko at sa mga gusto kong gawin. Tinalikuran niya ito at akmang babalik sa loob ng bar nang muli na naman siyang hilahin ito. Rhys! Sambit nito sa pangalan niya sa unang pagkakataon. Natigilan naman siya ngunit sa huli ay umiling-iling din. Ang sarap sana ang pakinggan ng pangalan ko na galing sa bibig mo. Pero tama na. Nakikiusap na ako sa Rowan. Tigilan mo na ako. I can't. Please. Hindi ako si Esther Rowan. At hinding-hindi ako magiging siya. Aniya, hindi na napigilan ang mapaiyak. Ilang linggo niya ring tiniis yung sakit na nararamdaman niya. At ngayong nasa harap na naman niya si Rowan, ay hindi niya mapigilan ang mapaiyak. I know. I'm sorry I caused you this much pain. Your sorry cannot undo what has been done to me, Rowan. So please, just let me live my life as Rhys Villanueva and not Esther De La Riva. I don't even know her. But she was able to make me feel so much pain by just having the same face as hers. Mahal kita. Habol naman sa kanya ni Rowan. Yakap-yakap pa siya nito mula sa likod. Mahal mo ako? Hindi nga sabi ko si Esther Rowan. Alam ko, dahil ikaw si Rhys Villanueva. Ipinanganak noong July 12, 1995. 28 years old, turning 29. Nag-aral at nagtapos sa kursong business management at nagtatrabaho bilang marketing manager ng business ng pamilya mo. Bulong nito habang yakap-yakap pa rin siya ng mahigpit. Napunta sa mabisig ko. Ngunit nakawala dahil sa nakaraang hindi ko mapakawalan. At ngayon ito, pinagtatabuyan ako na sobra-sobra kitang nasaktan. Dagdag pa nito. Lalo namang inatake ng sakit ang dibdib niya dahil sa narinig. Alam mo naman pala na sobra-sobra mo kong nasaktan. So bakit pinipilit mo pa rin ako ngayon? Dahil mahal kita. Mahal kita bilang ikaw, Rhys. Aminado ako na ginamit kita noon para isiping buhay pa si Esther. Aminado ako na umasa kong ikaw siya. Pero unti-unti kong nalimutan yun nung nakikilala na kita ng lubos. Eh, hindi ko na malayo na unti-unti ko nang minamahal ang babaeng nasa harap ko ngayon. At hindi ang babaeng minahal ko sa nakaraan. Hindi ako naniniwala. Alam kong ginawa mo lang to dahil takot kang mawala ulit sa'yo si Esther. Hindi. Mas takot akong mawala ka sa akin. Mas masakit ko kaysa noong nawala siya. Kaya please, paniwalaan mo ako. I can't trust you anymore, Rowan. Kaya sana irespeto mong desisyon ko. Aniya, bago kumalas sa yakap nito. Tinakbo niya ang parking at mabilis na sumakay sa kanyang sasakyan at pinaharurot iyon paalis ng parking lot ng bar. Hindi na niya kaya magstay peruon. Hindi ngayong alam niyang nandoon lang din si Rowan dahil baka bawiin lamang niya ang mga sasabi niya. Alam naman kasi niya sa sarili niya na kahit gaano siya nasaktan nito, na kahit gaano kalaki ang galit niya rito, ay mahal na mahal pa rin niya ang binata. Kaya bago pa siya tumakbo pabalik sa mabisig nito eh, mas gugustuhin na niyang umalis na lang. Samantala, para namang binagsakan ng langit at lupa si Rowan habang tinatanaw ang paalis na sasakyan ni Rhys. Alam niyang labis-labis ang sakit na binigay niya rito, ngunit kahit papaano eh, umaasa pa rin siyang maayos. Kaya ngayong sinabi na ni Rhys na ayaw na nito sa kanya, ay halos hindi na siya makagalaw. Tila na blanco na ang isip niya. This is worse than when Ate Esther died, kuya. Noon eh, nagagawa mo pang kumilos, kahit mukha ka ng patay na humihinga. Komento ni Charlie. I know they have the same face, but your situation with them is different, kuya. Wala ka ng chance noon kay Ate Esther, pero kay Ate Rhys, meron pa. Pwede ka pang bumawi.
at itamang pagkakamali mo. She doesn't want to see me, Charlie. I would feel the same if I were her, kuya. Sino bang matutuwa na habang binibigay mo ang lahat mo sa isang tao ay yung dating mahal pala niya nakikita niya sa'yo, na ginagamit mo lang pala siya para punan ang pangungulila mo para sa taong matagalang patay? I fell in love with her, Charlotte. May kasalanan ako, alam ko. Pero mahal ko siya. Minahal ko siya. Yun naman pala eh. Bakit hindi mo ipaglaban, ha? Ayaw niya na nga sa akin. Nakiusap siya, Charlie. Nagmamakaawa na layuan ko na siya dahil sobra-sobrang sakit ang binigay ko sa kanya. Kaya susuko ka nilang basta. Sabi mo mahal mo, pero hahayaan mo lang? Hindi mo naiintindihan. Ay, talagang hindi ko maiintindihan kung bakit palagi na lang ako ang namumroblema sa mga love life niyo. Mula kay Kuya Aled hanggang kay Kuya Yael, lima kayong mga tanga sa pag-ibig. Natawa naman siya sa sinabi nito. We're sorry about that, bunso. Ayusin niyo kasi mga desisyon niyo sa buhay. Stress na ako sa inyong lima eh. Singhal pa nito bago siya nag-walk out. Napailing na lang tuloy siya at napaisip. Tama naman si Charlotte. Mahal niya si Riz. Ngunit paano niya ipaglalaban ang nararamdaman kung ito na mismo ang sumusuko? You can just give up, Rowan. Gawin mo ang lahat para mapanurayan mo na mahal mo siya. Kumbinsin niya naman si sarili. Kaya naman hindi na siya nag-aksaya pang muli na pagkakataon. Naghabol siya kay Riz kahit ilang beses pa siya nitong pinagtabuyan. Paulit-ulit niya ring pinaalam rito kung gaano niya ito kamahal para lamang malaman nito iyon. Hindi mo ba talaga ako titigilan, ha? Pasensya na. Pero hindi ako mabilis sumuko eh. This is harassment already, Ruan. Singhal pa nito sa kanya pero nginitian lang niya. Hindi siya tumigil sa panunuyo rito. Araw-araw din siya nagdadala ng pagkain para rito kahit araw-araw din nakikita ang pinamimigay o itinatapon lamang ito ang bigay niya. Palagi rin siyang sumusunod sa kahit saan ito pumunta para lamang masiguro na ligtas ito. Kahit pa ilang beses siyang dinampot ng mga pulis at na-detain dahil sa reklamong stalking ng isa sa mga kaibigan nito. Ni hindi niya ininda ang inabot ng panggugulpi sa loob ng kulungan dahil sa paratang sa kanya. At kahit masakit pa ang katawan niya sa inabot ng pambubugbog, ay sinigurado pa rin niyang maihahatid niya pa uwi si Riz kahit nakabuntot lamang ang sasakyan niya sa sasakyan nito. Hindi mo ba talaga ako titigilan, ha? Bulyaw sa kanya ni Riz nang nasa parking na sila ng kondo nila. Hindi naman niya pinansin ang galit nito at imbis iniabot pa ang binili niyang dinner para rito. This is for your dinner. Hindi naman umimik si Riz. Ngunit hindi rin ito kinuhang iniabot niya. Ano nangyari sa'yo? Tanong nito kalaunan. Wala to. Sige, lumalalim ng gabi kaya umakyat ka na. Sagutin mong tanong ko, Rowan. Anong nangyari sa'yo? Wala nga to. Please, umakyat ka na. No, hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung napano ka. Napagtripan lang. Napagtripan? Saan? Baby, please. Umakyat ka na. Dahil ba to sa akin? No. I'm aware of what happened, Rowan. I know you were escorted by the police last night. You were detained. Doon ba nangyari to? I'm sorry. Oh gosh. Why are you doing this to yourself, Rowan? Nanghihinang napasandalaman siya sa balikat nito. Mahal kasi kita, Riz. Mahal na mahal kita. At handa akong gawin ang lahat, mapatunayan ko lang sa'yo yun. You could have died because of that, Ruan. Ayos lang. Sagot naman niya bago ipikit ang kanyang mga mata. Nagising na lamang siya kinabukasan na nasa ospital na siya at tulog na nakayukyok sa tabi niya si Riz. Nagising naman agad ang dalaga nang maramdaman ang pagkilos niya. Ba't siyan ka natutulog? Tanong niya. Ayos na bang pakiramdam mo? Tanong din ito. Tumango naman siya dahil yun ang nararamdaman niya. Don't move, Ruan. You have broken ribs. Sermon ito sa kanya. Oh, really? Tanging na sabi na lamang niya. Samantala, hindi naman maiwasang makaramdam ng pagkakonsensya si Riz sa nangyari kay Ruan. Alam niyang kasalanan niyang nangyari rito. Ngunit wala naman siyang narinig kahit isang reklamo man lang dito. Siya pa nga ang iniisip nito bago ang sarili. Do you have anything in your menu that doesn't have eggs? Rinig niyang tanong nito sa kausap sa telepono. That would be fine, thank you. Dagdag pa nito.
Pinapanood lang naman niya ito at nag-iisip ng susunod niyang dapat gawin. I ordered our food. May gusto ko bang ipadagdag? Baling ito sa kanya. Umiling naman siya habang mariin pa rin nakatitig rito. May problema ba? Mahal mo ba talaga ako? Oo. Mahirap mong paniwalaan pero mahal talaga kita. Kailan pa? Hindi ako sigurado kung kailan. Pero na-realize ko lang nararamdaman ko nung umalis ka na. Hindi ko alam kung paano kita paniniwalaan, Rowan. Naiintindihan ko naman. Pero sana'y bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan yun sa'yo. Masisiguro mo bang hindi mo ako masasaktan? Pangako ko na hindi ko nagagawin yan. Paano kung may nakita ka na naman na kamukha ni Esther? Matagal ko nang natanggap. Nawala na si Esther Reese. Pero hinanap mo siya sa akin, Rowan. Dahil hindi ako makapaniwala na may isa pang tao na katulad ng mukha niya. Naniwala ako na pwede ko siyang buhayin sa katauhan mo. Pero nabigo ako. Dahil imbis na nabuhay ko siya, nawala lang kita. Hindi naman niya napigilan ang mapaiyak. Mahal na mahal kita, Rowan. Pero hindi ko alam kung paano kita mapagkakatiwalaan ulit. You don't have to rush yourself, baby. Maghihintay ako. Handa akong paghirapan ng tiwala mo. Suyo pa nito. At tulad niya ng hinala niya, mabilis niyang nasuyo nito. Hindi niya alam kung sadyang utu-utu lang ba talaga siya o sadyang bulag lang siya sa pagmamahal. Ganun pa man, hindi naman siya binigo ni Rowan dahil tulad ng pangako nito ay ginawa nga nito ang lahat para lamang makuha nito muli ang tiwala niya. Oh shit! Gulat ng bulalas nang makita ang dalawang pulang linya sa hawak niyang pregnancy stick. Mabilis namang sumulpot si Rowan sa harapan niya. Basta pang pag-alala sa mukha nito. Ano nangyari? Hindi naman siya nakapagsalita, kaya inabot na lamang niya ang pregnancy stick rito. Buntis ka? Hindi ka nag-ingat! Singhal naman niya rito. Tinawanan naman siya nito at saka niyakap. Wala ka na talagang choice, kundi ang pakasalan ako, baby. Ilang beses na rin kasi siyang inaalok ng kasalito, ngunit palagi siyang tumatanggi. Ngunit kahit ganoon, ay hindi pa rin nagbago ang pagtrato nito sa kanya. Pakiramdam niya pa nga ay, mas lalo pa siya nitong minamahal tuwing tumatanggi siya sa alok nito. I love you, Reese. So much. Bulong pa sa kanya nito. I love you too, Rowan. Sagot naman niya. Naging magulo man ang naging takbo ng buhay nila sa umpisa. Nasaktan man sila at nabigo. Nagpapasalamat pa rin sila na hindi sila basta sumuko sa pagsubok na ibinigay sa kanilang relasyon. Dahil imbis na pagpatibag, ginamit nila yun para mapagtibay pa ang samahan nilang dalawa. At dito na nga po nagtatapos ang magandang story ang handog namin para sa inyo. Muli, hanggang sa susunod po nating kwento, dito lamang sa Gina Jad Stories. Maraming salamat!